Good morning lahat ng mga nakikinig. Magandang maga sa inyo lahat. Sir, sabi ni Senate President Franklin Drilon, kaya daw ninyo ipasa by September para ready na sa bicameral at ratification by before October 10 ang BBL. I think pwede lang siguro namin mapag-usapan yung sa Senado. At sa palagay ko, kaya naman siguro matapos. Kung matapos ang interpolation in more or less 2 weeks, tapos mapunta na sa period of amendments na yung mga pagbabago na gusto ng mga ibang senador, i-introduce nila. Kung mabilis ang takbo ng debate, baka kakayanin by September or early October. Pero kailangan siguro, baka kaya before. Kasi meron mag-adjourn na kami first week ng October. So pagkatapos siguro, bago nun, baka kaya. Pero we can, mahirap ang sabi dahil kung minsan yung akala natin na debate sandali lang nang humahaba din eh. Pero andyan na si Senator Juan Ponce in Drile, yeah. So medyo mas lively ang debate ninyo. Talagang inaabangan niya dahil ang sabi niya sa akin daw nung naka-detention daw siya, wala daw siyang ginawa kundi pag-aralan itong bill at nagpasabi na siya na siya ang huli na mag-interpolate sa akin. Kaya't palagay ko lahat ng lumabas na issue sa lahat ng interpolation ng ibang senador, ite-take up niya. Kaya't we can expect na talagang mabusisi, detalyado ang kanyang magiging interpolation. But so far, Senator Marcos, anong reception ng mga senator sa amendments mo, sa version mo sa BBL? Maganda naman. At sinasabi nila, malaking pagbabago at malaking improvement na yung mga lalong-lalo na sa constitutionality. Lahat ng kaya naming maayos ay naayos na namin. Yun lamang mga iba't ibang bagay, mga detalye like kung paano yung mga automatic appropriation. Siyempre, sa isang legislator, yung mga automatic appropriation dahil yan ang trabaho ng legislatura. But again, very, very, very long and complex yung basic law. Hindi na namin pinag-uusapan ng BBL ngayon eh. Dahil yung BBL, tapos na yun, hindi talaga... Ano pangalan sa bagong version? Ang short title is the Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region. Ang shortcut namin, BL Bar, ang tawag namin ngayon. So hindi Bongbong Basic Law yun? Hindi. Pero hindi masyadong impressed si Dr. Mohagat Iqbal sa version mo. Sabi niya parang na watered down daw yung agreement nila with the Philippine government. Well, talaga naman dahil hindi talaga maaari yung kanilang naging version ng, with the Philippine government. Dahil unang-unan yung mga constitutional question nga. Pangalawa, ay yung non-inclusivity dahil ang lumabas talaga na pinakamalaking pagkukulang beyond the constitutional infirmities, ang pinakamalaking pagkukulang ay yung pag-usap ng OPAP, ng negotiating panel ng GPA, ng government, sa MILF lamang. Wala na silang kinausap na iba. Siyempre, ang pinakamalaking nalugi dyan ay yung MNLF. Dahil ang MNLF, parami ng agreement sa, may dalawa na ang agreement sa gobyerno. Ang tanong nga nila, ano nangyari doon sa aming agreement? Basta mawawala na lang, pinagtiyaga namin yan at pinagsakripisyon namin yan ng dugo at buhay. Kaya yun ang kaya naman nagkaroon ng Sambuanga uprising. Dahil kanila, sinantabi nyo na lang kami. So, but beyond the MNLF, marami pa yung mga sultanate, yung pati yung mga iba't ibang local executives, hindi masyadong napag-ayon. Kasali ba dito yung mga lumad? Hindi nga eh. Yung original version, wala masyadong pinag-usapan tungkol sa lumad eh. Walang pinag-usapan tungkol sa Kristiyano. Puro lang ang pinag-usapan is Muslim Filipinos. Doon sa area ng Bangsamoro area, maraming inhabitant doon na hindi naman Muslim. Ang logic ng nakausap namin si Professor Ferrer, ang logic nila, ang Maguindanao daw yung biggest portion ng Muslim Mindanao. Kasi yung MNLF daw, tausog lang sila, parang limited sila doon sa sulu. Kung makuha daw yung peace with the Maranaos, yung MILF, medyo mas malawak yung influensya nila over the rest of the Muslim
region. Well, siguro, pero kung siguro dahil silang pinakamalaking fighting force ngayon, dahil ang MNLF may peace agreement na nga. Oo. Pero hindi nga magiging matagumpay yan kung hindi kasama lahat ng iba't ibang sektor. At hindi ito spekulasyon. Dahil yun na nga, may Sambuanga uprising na eh. Nagparamdam na sila eh. Dahil hindi sila happy dun sa nangyari na dun sa framework agreement na pinirmahan between the Philippine government at saka ng MILF. Kaya hindi mo masasabi na basta nagkaayusan na sa MILF, susunod na lahat. Eh, mukhang hindi nga ganun. Kaya kailangan din tignan yun. And that's what we try to do. Kaya ang sinasabi ko, ang sinubukan namin gawin ay maging inclusive yung agreement na isama natin lahat ng mga kailangan natin na grupo na kung hindi tumulong ay hindi nga magiging successful itong peace process. Pero kung sila naman ay nandyan, nakakaunawa sa ating ginagawa at sila'y suportado, eh palagay ko magandang chance na maging maramdaman na finally magiging malaking hakbang ito para maabot yung peaceful resolution nitong problema nito. E kung may basis yung reservation na hindi talaga magka-agree itong mga Muslim tribes, okay, dapat i-revive yung solusyon ng ama mo na dalawang autonomous region para sa Mindanao? Yun na nga eh, dahil isa nga sa kakulangan yan dito sa aming nakikita sa BBL, ang kanilang trato sa mga Muslim Filipinos ay parang pare-pareho silang lahat. Eh ang Muslim sa Pilipinas, hindi pare-pareho, iba-ibang tribo yan, iba-ibang may iba-ibang sultanate yan, kailangan mas sensitive tayo doon sa mga kaibahan na yon. At tinitignan, pinag-aralan namin na mabuti ito, and doon sa history ng Muslim Philippines ay talagang kailangan, nakakaiba ang kanilang mga agenda, nakakaiba ang mga kanilang hinihingi, at nakakaiba ang kanilang history. Kaya we have to be sensitive to that, yung mga cultural differences at saka yung historical difference. Kaya hindi simple itong problema ito. Pero sa version mo, you tried your best to address their common concerns. Well, ang ginawa namin was we tried to ask them, na bigyan namin sila ng hearing, bawat isang grupo, binigyan namin sila ng pagkakataon na magsalita, at hanggat maaari, yung kanilang hinihingi, in-accommodate namin dun sa bagong version, sa substitute bill ko. Hmm. May mas detalyadong objection dun sa version mo, galing, hindi ko na matandang pangalan niya, isang scholar daw siya sa Islam. Ang sabi niya, mas watered down daw ang bongbong bill kaysa ARMM law. Specific na site niya, ang ARMM daw may power to create special economic zones ba? Ngayon, sa version mo, sinuli mo sa national government. Hindi naman. Ang ginawa namin ay yung special economic zones dahil kung pababayaan natin yun, ang sinabi namin is that they can create special economic zones within the Bangsamoro Autonomous Region. Pero, siyempre, ang pag-monitor niyan, kailangan customs, yung customs pa rin natin. Kailangan i-monitor pa yan, lahat ng mga, yung CIQ natin. Lahat yan, hindi naman maaari, basta pababayaan na lang ng gobyerno dahil responsibilidad ng gobyerno yan. Hindi namin ibinalik, pero ginawa namin na kailangan mag-coordinate sa national government. Hindi naman pwedeng basta pababayaan na lang. At yung pagkolekta ng tariff, yung pagkolekta ng mga yung pag-inspeksyon ng kontrabando, yun ang mga bagay na ganun, kailangan pa rin gawin ng national government yun. So hindi naman basta pwedeng sasabihin bubuksan na lang lahat yun. Meron namang barter trade, meron namang yung mga traditional na transaction na between the Malaysia, Indonesia, at Pilipinas. So, natuloy pa rin yan. But it is not the removal of the powers. It is just to make closer yung coordination with the national government. Mm-hmm. Dahil maraming mga bagay na hindi kailangan ng national government na malaman kung anong nangyayari para makapagawa ng plano, para malaman kung ano ba talagang nangyayari dito sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking, para sa akin, revision or change doon sa version mo, Senator Marcos, yung tinanggal mo yung sariling Civil Service Commission nila, Commission on Audit nila. Hindi ba enough yung assurance ni former Chief Justice Hilario Davide during your hearing sa Senado na
Hindi naman. May sarili silang Civil Service Commission, Commission on Audit at ibang commission, pero subject pa rin sa mother commission, sa constitutional bodies ng national government. Pero kahit si Chief Justice Davide, sinabi niya, open to misinterpretation. Kaya sabi niya, meron din siyang sinuggest na amendments. Ang problema kasi doon sa yung tinatawag na constitutional bodies, yung civil service, yung COMELEC at saka yung COA. Mm-hmm. At ang sa original na BBL, may sarili ang Bangsamoro government. At hindi sumasailalim sa national government. Eh, hindi maaari yun. Dahil sa constitution, sinasabi ang COA ang mamamahala ng lahat ng auditing sa buong Pilipinas. At hindi mo maaaring bawasan ang kanilang jurisdiction, hindi mo maaaring bawasan ang kanilang powers. Ngayon, kung magtatayo ka ng internal na COA, Bangsamoro Auditing Office, ang mangyayari doon, hindi na nasa sa ilalim ng COA. Labag na sa ligang batas yun. So, those three, meron pang iba. Pero yung ang lumabas, yung Civil Service Commission, yung COMELEC, yung COA, pati na yung Human Rights Commission at saka yung Ombudsman's Office. Lahat yan, constitutional bodies yan. Kaya kailangan namin ibalik na under the supervision and control of the COA, head office of the COMELEC, etc., etc. Lahat sila. So, that was necessary dahil kung hindi, magiging unconstitutional yung batas. Pwede pa bang i-maneuver ng mga administration allies considering they have the number to i-reintegrate yung mga provisions na tinanggal mo? Pwede nilang i-suggest, pero kung halimbawa, tungkol yan yung ating napag-usapan, yung mga COA, yung mga ganun, kung pilitin nilang maibalik at nagawa nila, asahan nila na pagdating sa Supreme Court, i-strike down yan. So, nangyayari dyan, parang sinabotahe sila mismo, magsabotahe doon sa basic law. Kaya palagay ko naman, naunawaan ng ating mga senador na yung mga constitutional na remedies na linagay natin ay I think naunawaan naman nila na kailangan talaga yun. Ang atong bisita si Senador Bongbong Marcos. Sunod na itong isgutan, kining kontrobersiya sa Balikbayan Boxes. Sa tanang senador, si Senador Bongbong Marcos ra maoy nakabuko, nakakita o buslot sa angkon, sa pangangkon ni Customs Commissioner Alberto Lina na 3 to 5 billion pesos ang alkanse sa Balikbayan Boxes Smuggling. Pero ipangitaan siyang dokumento ni Senador Marcos Muragua siya ikapakita. Atong pangutano na niyo, ipa-elaborate ni Senador Bongbong Marcos atong bisita, human lamang niinis. Di pata mag-isgot sa 2016, ariyo nata sa Balikbayan Boxes. Napaka-emotional ang kontrobersiyang ito, including the Cebuano OFWs. Medyo nasaktan sila doon sa pronouncement ni Customs Commissioner Alberto Lina na ginamit daw sa smuggling ang mga Balikbayan Boxes nila. How did you find out, sir, na wala palang record ang Customs ng any single case of Balikbayan Box smuggling? Wala, kasi talagang tinatanong ko, saan ang galing ito? Kung talagang may pakita naman ng Customs na talagang laganap itong smuggling. Ang deklarasyon kasi ni Commissioner Bertlina, ang sinabi niya, nagagamit daw ang mga Balikbayan Box sa smuggling ng armas at sa droga. Oo. Kung ganun talaga, delikado yan. Hindi talaga natin gusto yan. Kaya gusto ko lang malaman sa kanya, nung hearing kahapon, gusto ko lang malaman sa kanya, gaano kalaki ang problema. Kung naman dalawa lang ang Balikbayan Box sa libo-libo na naging problema, sa libo-libo na pinapasok ng Balikbayan, dalawa lang naman ang nakitaan ng kontraband. Sa palagay ko, unahin nila yung mga ibang bagay, yung mga ibang pumapasok, yung mga ibang mga parcel, lahat 'yon kailangan nilang tingnan 'yon. I-prioritize nila nang mabuti. Dahil nga ang Balikbayan Box, iba naman, hindi naman ito importation, hindi naman ito, parang mga pasalubong lang ito, parang karinyo lang ito ng ating mga balikbayan, mga OFW sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay. And kaya naging ganun ang reaction, dahil
parang kinukuha mo sa kanila yung parang yung expression of affection of oh nami-miss kayo namin at sana hindi mo kami makalimutan, nagtsatsaga kami rito para sa iyo. Yung ganoon naman ang ibig sabihin ng balikbayan ba? So in short, sir, walang documented case? Eh, nung tinatanong ko nga, saan nang galing itong bagong policy na ito? Oh. Bakit nagbago ang polisiya? Sabi niya, because may problem. Ilan ang documented cases ang sinunod ko na tanong? Eh, nandun yung kanila ng investigative arm, yung intel nila. Tinanong siya, sabi, ilan ang nakita ninyo na armas at saka droga sa balikbayan ba? Sabi niya, meron kami nakita ganito, pero sa parcel. Sabi ko, hindi, sa balikbayan ba? Eh, talaga, napilitan sila sumagot, wala naman. Eh, saan ang galing itong policy na ito? So, wala yung, hindi documented yung armas at saka drugas? Eh, meron daw silang nakita, pero hindi sa balikbayan box. Sa container? Meron nga sinasabi, nismagal, motorsiklo. Eh, ako, hindi naman kasi yung motorsiklo sa balikbayan box. So, huwag na natin pag-usapan yun. Oh. Meron pang jet ski na nakalagay. Armas, sabi ko, paano mo ba? Hindi naman, pero sabi ko, nakita yan sa loob ng container kasama ng balikbayan box. Hindi kasalanan ng balikbayan box. Wala nang kinalaman doon sa nagpadala ng balikbayan box yun. Oh. Kaya sabi ko, bakit nyo pinupunta, bakit ninyo kinoconcentrate yung balikbayan box when in fact, wala naman nakita na problema sa balikbayan box. Nung nalaman ko that's a revelation, ha? So, yung mga statements ni Commissioner Lina na napunta sa Green Hills, yung mga smuggled items, wala palang documented case? Meron mga smuggled items, pero hindi sa balikbayan box. Sa container? Sa loob ng container kasama sa balikbayan box. Tinatago, nandun daw sa likod ng container, tapos ang nasa harap, puro balikbayan box. Nung linabas nila lahat, nung binuklat nila lahat, nakita nga nila yung mga ibang smuggled goods. Kaya, kako, eh bakit nga, kung ganun, buksan niyo yung container, huwag niyo buksan yung balikbayan box dahil hindi na, tapos itatax pa. Tapos ang dami pang lumabas na issue na tinataas yung fee para sa bawat container, kaya nagsimula lahat itong problema ito. Kaya, mabuti naman at lumabas din ang katotohanan at na bago na ang ating polisiya at sinasabi ko nga kay Commissioner Lina, magsorry ka naman sa mga balikbayan dahil unang-una, siyempre nagulat sila, ba't sila inaapi? Pangalawa, it was pointed out to me na kapag ganyan ang sasabihin ng sarili nating pamahalaan na may nag-smuggle na OFW, ayaw ng employer yun, hindi sila kukunin. Sasabi, baka smuggler ito. Uh-oh. So, hindi na sila kukunin. Mas parang nasisira yung reputasyon natin bilang mga OFW. Kaya hindi lang sa personal na parang masakit sa kalooban nila, it affects their employment and we are potential. Talking about 10 to 12 million overseas Filipinos. Ganun na karami. Ang siguro, meron pa kasing undocumented, pero ang estimate ng dole, an estimate ng POEA is about 10.5-11 more or less na million na Pinoy na nasa labas ng Pilipinas. So Senator Marcos, moving forward sir, anong dapat gawin? Kailangan bang amindahan yung batas na sabi ni Lina nag-order empower sa kanila to randomly open balikbayan boxes? Wala namang ginawang batas, it was going to be just a new policy. Ang gawin, so hindi batas yun? Hindi batas. Basta sinabi nilang yan, hindi naman siya, wala silang sinulong na bagong batas o amendment dito sa batas. Kung hindi, sinabi nila, mula ngayon, we will open every balikbayan box dahil nga we suspect na ginagamit sa smuggling, etc. etc. Pero nga, naipakita natin na hindi. At saka sa naging reaction ng mga OFWs, ay siguro ngayon lang ako nakakita ng ganung katindi na reaction lalo na sa social media. Mm-hmm. Dahil nga naman napakaliit na bagay at saka kuyam pa eh alam naman lagi nating sinasabi ang ating mga bagong bayani kung ano na yung mga proklamasyon pero, na tapos ganyan ang trato natin. Na nagpunta si Commissioner Lina sa Cebu, may hirit pa siya. Sabi niya, o sabi ng Presidente, wala nang random opening o balikbayan boxes pero 100% x-ray examination. I'll show you, this is not feasible. Hindi talaga kaya. Hindi kaya yun. Hindi kaya. Kasi alimbawa, tingnan natin ha, yung
Tingnan natin ang mga iba't ibang bansa. The biggest container port ngayon sa mundo is Singapore. Mm-hmm. Ang Singapore, mapapayag naman lahat, na aminin naman lahat, that's isa sa pinaka-efficient at maayos ang patakbo. Ang nabubuksan nila siguro mga 5%, na x-ray nila is about 5%. Mm-hmm. At dahil sa dami lang talaga, hindi po pwede. So, hindi ko alam kung bakit. Ang nangyayari lang dyan, magkakaroon na naman ng congestion sa puerto, mangyayari na naman yung mga backlog, yung nangyari a few months ago, at hindi practical yun. At there are many other ways to do it. Siguro si yung mga intel na report, kailangan talagang bantayan. Kung merong intel report na sinasabi, mabigat ang suspicion namin na itong kargamento na ito, baka kontrabando, baka armas, baka droga, baka high value items, commercial, etc., etc., ay pwede nilang, may malaki suspicion, di po siyempre, imbestigahan nila. Pero yung pangkaraniwan naman na container na dumadaan, lalo na yung linalaman ay lahat naman ay balikbayan box, so, hindi naman siguro kailangan pa. Dahil kung i-x-ray mo naman yun, wala ka naman siguro makikita dahil ang laman lang naman nun. Meron ang isang balikbayan na nandun sa hearing namin, tinanong ko anong laman ng balikbayan box mo? Mga sabon, t-shirt, sapatos, mga ganun lang. Chocolate. Laruan ng bata, candy, mm-hmm. Yun lang naman ang nasa laman yan eh. Sino so, Marcos, ano nangyari doon sa SGS, sir? Di ba may SGS tayo noon, yung may pre-inspection? Oo, yun ang dapat natin, dapat yan ang ipagpatibay para hindi na magka-problema dito. Meron pa rin tayong pre-inspection, pero siguro ang kakulangan din ang pag-briefing sa ating mga balikbayan, yung ating mga OFW, kung paano gagawin. Hindi naman mga abogado yan eh. Mm-hmm. Kailangan natin silang tulungan para maging maliwanag sa pre-inspection na yung kanilang ipinapadala ay mga personal goods lang, mm-hmm. mga pasalubong lang, hindi walang commercial items, walang mga... Pero kung tutusin mo, alam naman natin God, lahat kung gaano kalaki ang balikbayan box, wala namang commercial quantities na pagkakasyahin mo dun eh. Napag-usapan pa nga namin yung trophy. Yung championship belt. Yung championship from belt. Macau. Which is, yun talagang inamin nila. Mali talaga. Dahil sa batas, maliwanag eh. Oh. Except ang mga awards, mga medalya, mga trophy. Ano ba naman eh? Sabi ko nga, binibiro ko nga. Sabi ko siguro, isang container na puno ng trophy na ibibigay ni, na papadala ko dahil ang trabaho ko, ang negosyo ko ay mag-supply ng trophy, gagawin ko, pakikitaan ko. Pwede, di-tax ninyo yun. Pero, ano yun? Nagbigay nga ng honor sa country, i-tax mo pa. Ma-reimburse ba yun, sir? I-reimburse daw. 6,000 daw, i-reimburse daw dahil naipakita namin. Dahil nandidebate nga sila, habang nandidebate, sabi ko, hindi ba may exemption dito sa mga awards na ganito? Alam ko, nasa batas yun eh. Sinabi nga nila, hindi nga, mali lang talaga yung kanilang, yung tao nila. Nagkamali doon sa pag-assess ng tariff, babalik daw nila, hinanap nga daw nila yung naging champion natin at pinuntahan at para maibalik yung pera. Pero iyan ang sabi sa loob-loob ko naman. Sabi ko, iyan ang munang unahin ninyo. Iyan ang bakit ninyo ang ipa-prioritize ninyo yung balikbayan box? Yung balikbayan, isipin mo kung itatax nila 'yan. Ang pinapasok ng OFW kada taon sa ekonomiya ng Pilipinas is $25 billion. That is 20% of our economy. Tapos kakaltasan mo pa yung pag-remit ng OFW, may fee pa yan. Oo. Kinukuha pa ng gobyerno yan. So bukod doon sa 25 billion, meron pang nakukuha ang gobyerno diyan. Siguro sapat na 'yon ano sa sakripisyong ginagawa ng OFW. Tama na 'yon. Ang laking tulong ang ginagawa nila. Tapos kukuha na mo pa sila. At saka di ba modern hero sila, but i-suspect natin sila pa sa smugglers na 'yon. Oo nga eh, sinasabi lagi natin, sinisigaw natin yung mga bagong bayani kung ano natin sinasabi. Sinasalubong pa ng presidente sa airport para ipakita na talagang appreciative tayo dun sa kanilang ginagawa. Tapos ganito ang ginagawa natin. Very, very, very poor judgment. Sinabi ko nga, siguro mag-sorry ka. Para naman, hindi lamang, para naman
maintindihan ng ating mga OFW na hindi natin sila inaapi. At pangalawa, yung mga employer nila, hindi naman sila pagdudahan na smuggler sila. Or better still, mag-resign na lang siya kasi he was obviously reversed by the president, yung policy niya. Oo nga eh, hindi naman siguro. Alam mo, kilala ko rin naman si Commissioner Lina, he's very experienced dyan sa trabaho na yan. And itong misjudgment na ito ay hindi ko lang malaman kung saan talaga nanggaling yung decision na yan. But I think that he should be more careful dahil nga, especially when it comes to OFW. Dahil syempre very sensitive subject yan. Because, not only because na yung sinasabi nga natin na silang bagong bayani, but you have to remember that bawat Pilipino, kahit sino ang kausapin mo, may kamag-anak yan, may kaibigan yan, may kilala yan na OFW. Pag inapi mo yung OFW, parang inapi mo na yung Pilipino. Ay, hindi naman tama yun. At saka, sila naman ang single biggest contributor ng national economy. Ay, malayo na talaga. At yun na nga, 20 million. Medyo na-insulated tayo from the China crisis, from the European economic crisis, from the US, dahil dun sa remittances na nila. Napakalaking bagay ang itinutulong, napakalaking bagay ng remittances ng ating mga OFW. Kagaya nga na sabi ko, it's more or less 20% of the economy. So, hindi biro yun. 1/5 of the economy silang nagbubuhay. Kung nawala yun, talagang siguro mapapaluhod ang ating ekonomiya. Senator Marcos, nung nalaman ng ibang mga politicians dito na bisita ka namin this morning, may katanungan yung taga second district sa Cebu, sa Cebu, kasi medyo alanganin daw yung preparations nila for the 2016 elections kasi hindi pa napirmahan ni Presidente Aquino yung bill mo na mag-create ng 7th district sa Cebu. Ano bang notisya daw? Ano ang latest? Ang latest niyan ay tapos na, mabilis naman dumaan sa House of Representatives, mabilis naman natapos dito sa Senado. Kaya yun na lang inaantay natin. Kung hindi pirmahan ng Pangulo, ay magiging batas pa rin yun, but we will have to wait for the time to pass. Hindi talagang kasi kung 30 days ba? 30 days pag-transmit sa palasyo. So palagay ko maaasahan ng tao na yung 7th district ay mabubuo na by the time of election. So hinati nga natin yung 2nd district dahil masyadong malawak, masyadong malaki. At itong hinihiling ng hindi lamang ng mga congressman, kung hindi pati ang probinsya, yung sanggunian ay gumawa ng resolusyon na in support of the creation of the 7th district. So, siguro, medyo actually, ang katotohanan, medyo nagulat nga ako kung bakit hindi pa natapos ito. But palagay ko, ano ba ngayon, Augusto, malapit na siguro yan. I think we will be able to, I think I can assure everyone na magkakaroon na ng 7th district ang province of Cebu. At by the time May comes, pero dumidikit na nga tayo sa, palapit na nga tayo sa Oktubre. I can understand kung bakit medyo nag-aalangan na nag-aalangan. I think it's difficult to understand bakit hayaan ni Presidenteng mag-lapse into law yan. Hindi naman niya mga kalaban ng mga sponsors niya. Oo nga, nagtataka rin na kami. I would have thought na pagkabigay sa palasyo ng batas, ng bill, ay magpipirmahan niya kaagad. Kaya nagtataka lahat kung bakit pinababayaan na mag-lapse na lang yung 30 days bago maging batas. But in the end, kung ano man ang naging method, kung ano bang naging procedure, palagay ko I'm very confident that the 7th district will soon be the bill creating the 7th district will soon be law. Senator Marcos, September na sir, filing na ng certificates of candidacy in October. 1 week lang ang binigay ng COMELEC na period sa filing ng COCs. Ano na ba ang latest sa Marcos Duterte or Duterte Marcos na tandem? Nako, marami. Maraming hindi lang 'yon at marami mga ibang marami tayong ibang kausap at we are continuously talking to lahat ng ating mga kaibigan. Of course, yung kasama dyan ang partido, I'm with the Nacionalista Party, so the Nacionalista as a party, ay marami rin mga kausap na iba't ibang grupo para malaman kung ano magiging role
At pero sa ngayon, I have to say na wala pa talagang final na decision, wala pa kaming ma-announce. Marami nga lumalabas na report, hindi pa naman official 'yon. Kaya pero I have to ask everyone to be patient. Yung mga gusto malaman kung ano ba talagang mangyayari, I have to ask them to be patient at patuloy pa rin ang mga usapan. At pero malapit na dahil talagang papasok na tayo sa filing of certificates of candidacy. Ay malapit na, kailangan na talaga mag-decision lahat. But I think everybody is waiting for the results of the survey, tinitingnan ko ang results of the talks, kung sino talaga ang magbabagay. Nakakapagtaka sa yung mga major players, hindi pa nagpo-proclama eh. At wala pa tayong nakita kahit na isa na tandem. Even usually expected yan, lalo na sa administration side. Usually may president, vice president na kaganyan eh. Ngayon, hanggang ngayon wala pang vice president. Sa kabila naman kay Vice President Binay, wala pa rin vice president. Tapos yung mga iba pang front runner na tinatawag, hindi pa nagdeklara. Kaya nakakaiba itong election na ito. May mga jingle na sila, sir. May mga jingle na lahat na may nag-aaday. Pero anong inclination mo, sir? Binay, Duterte? Well, it also depends. Hindi ko masasabi. Nasa yung sa sarili ko lang yan. It's not a decision that I will make on my own. Siyempre, kailangan natin paubaya rin ang mga usapan when it comes to party level. Dahil ang national election, ang national campaign, hindi naman kakayanin kung wala kang partido na matibay-tibay ang makinarya. So we also have to take that into account. Kung ano ba yung mga personal preference mo, siyempre sasabihin natin sa ating mga kaibigan sa partido. But at the same time, ang party, iniisip din, hindi lang ikaw, hindi lang yung iisang miyembro, iniisip din nila lahat ng so the same with the Nacionalista Party, kung ano yung pinakabagay sa amin na maging kaalyado. Especially Nacionalista Party, dahil tatlo kayong interesado, si Cayetano, Trillanes, at ikaw. Oo nga eh, dahil kaya mayabang ang Nacionalista Party, sabi namin, kami yung pinakamaraming na national na kandidato dahil masyadong sikat ang Nacionalista. But how will NP position itself? NP, kung tatakbo kayo yung tatlo, maging free zone yan? NP will have to make a decision. Ayaw, hindi masyadong last resort na siguro yung free zone. Kasi parang magbaka ang maaring mangyari pag i-free zone mo, ay magkawatak-watak yung partido eh. Kasi halimbawa, let's say you have 3 candidates or 2 candidates, maghihiwalay-hiwalay, mamimili yung bawat membro on an individual basis. So baka hindi na solid yung Nacionalista Party. Ayaw namin yun. Kaya dahil although the Nacionalista Party is not the biggest party in the country, sa palagay ko, masasabi namin, it is the most cohesive. At yung mga miyembro namin sa nakaraang ilang taon, yun pa rin ang miyembro namin ngayon. Walang masyadong umaalis, walang masyadong nagbabago. And we would like to maintain that. And I think yun ang strength ng Nacionalista Party. So kung magsona libre, palagay ko baka mabawasan yung cohesion na yun, yung maganda naming pagsasama. Sa lahat naman nakausap namin, Senator Marcos, parang ikaw ang most patient, sir. Kasi nakausap namin last week si Senator Grace po, medyo ano na rin siya, medyo made up na rin yung mind niya na it's now or never. Kasi sinabihan daw siya ni Chase na, look at me, in 2010, I was one of the front runners. Sa 2015, wala nang nag-expect na tatakbo siyang presidente. Isa 2022 daw, sir, may reminder si Bob Arum today na Manny Pacquiao is eligible na to run. Medyo pressure ba yun? Meron talagang ganun. Dahil siguro sa buhay ng lahat ng tao, meron talagang opportunity, may moment na pagka hindi mo napagsamantalan, mawawala, hindi na babalik. And I think that is one of the reasons that Senator Grace is thinking very hard. Na siguro panayong paalala nga, hindi lang si Senator Cheese, kung hindi yung mga lahat ng mga adviser niya, sinasabi, hinug na yung image mo.
At kung hindi ka tumakbo ngayon, ay baka hindi na mabalik nga. That's one of the elements. Kaya marami talagang variables yan. Hindi talaga simple na decision yan. Kaya I can understand yung kanyang hesitation, yung kanyang continuing na pag-iisip, pag-konsulta. And I think that goes for not only Senator Grace but for all the other so potential national candidates. I remembered your earlier statement sa KBP Cebu chapter ba yon, yung naging guest speaker ka. Sabi mo, the presidency is a destiny. Kailangan may mga signs talaga na magsasabi sa inyo na para sa iyo yan. And ang sabi mo, you just have to be ready. Yes. Kung darating ang panahon na yan, may mga signs na ba, sir? Meron din, masasabi ko naman. That's true. Like yung Iglesia ni Cristo na rally, maraming naniniwala na maybe this will tell us ano talaga yung mga personalities ng mga possible candidates. Well, ganun ang nangyari. And then, yung sa Iglesia, nakita naman natin na kung paano naging reaction ng iba't ibang panig. And I think you're correct that medyo makikita mo nga kung ano yung iniisip ng mga iba. Of course, that is only one element. Dahil maraming, gaya na sabi ko, maraming mga iba't ibang bagay na kailangan din pag-usapan. Pero talagang tapat ang aking paniwala na it is destiny. That the elements come together for you. Kung you recognize that. Kung minsan, you have to hindi naman ganun kaliwanag na may tatamaan ka ng kidlat at sasabihin, oh, ito na. Hindi naman ganun kasimple. So that is why yung nangyayari ngayon ay kahit yung mga front runner, kahit na matataas ang survey result nila, talagang nag-iisip pa na mabuti at nagdadalawang isip at tinitingnan talaga kung ito na ba ang is destiny talking to them now at this time. So I think all of us are in the same situation. So you do not expect a guardian angel to guide you, maybe ang survey results, yes, maybe yung realignments of political forces. Absolutely. Oh, do we expect some major realignments in the next few days? I don't know about realignment because for example, kung hindi tatakbo si Duterte, that would free up PDP Laban. That's right. At the other parties. That would be a major development. Kapag sinabi ni Mayor Duterte na hindi na siya tatakbo, that will change the picture. That will be a major change. If Senator Grace does the same, or if she decides na magproklama, then that will also be a very important development. Kaya we have to watch. Kaya it is a moving target. It is not every day that you wake up, the situation is different. May pumasok na bagong variable, may pumasok na bagong development, yung Iglesia nga, lahat tinitingnan yun. Ano ngayon ang ibig sabihin ito? And up to now, siguro masasabi natin, we are still trying to understand what is the significance of what happened there and how it affects yung candidacy ng iba't ibang mga potential candidates. Marami daw speculations, pero ang most definite na result daw doon, Maro has lost the Iglesia vote. I think talagang yung Iglesia vote talagang dahil nga siguro ang pakiramdam ng Iglesia ay sinisingle out sila doon sa kaso. Nagparamdam sila na their dissatisfaction and their objection to that. So I would imagine that oo nga, di ayaw na, nagalit sila sa administrasyon, and that does not bode well para sa suporta para kay Secretary Marcos. Senator Marcos, this is our final question, sir. Yung iba daw dyan, dependent sa iba para sa mga chances nila. Si Marrojas, dependent sa blessing ni Noynoy at sa makinarya ng administrasyon. Si Duterte, kailangan niya yung push kasi hindi masyadong organisado yung political party niya. Si Grace po, kung independente siya, kailangan niyang mag-commit ngayon para yung NPC at ibang major political forces makuha niya.
Pero yung main advantage mo raw, sir, you don't need anyone. Kasi ikaw lang ang Marcos sa lahat ng mga interesado. Ano ba ang Marcos factor, sir? Ano sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, napakalaking advantage talaga. I have to admit na napakalaking advantage na ang pangalan mo ay Marcos dahil na malaki ang pagbabago sa opinion ng taong bayan. Kung maalala natin, many years ago, nung pagkatapos lang noong 1986, masasabi, issue ang Marcos. Ngayon, hindi na issue ang Marcos dahil ang issue, marami ng iba't ibang issue, 30 taon na ito. So, marami ng pinag-uusapan. And somehow, na kukumpara ang panahon ng aking ama at saka yung nangyari after him. So, it is an advantage na may pakita na ganun. But hindi ko naman sasabihin na wala na akong ibang kailangan because you cannot, hindi ka naman maari mahalal na international position na walang kakampi. Siguro kung mag-congressman ka, o mag-mayor ka, kahit mag-governor ka, kaya mo mag-iisa. Pero sa national, hindi mo pwedeng gawin na wala kang kakampi. So, although that the Marcos name is an advantage, we of course need our allies to be there and to continue to support us. And pag sinasabi kong allies, hindi lang yung mga malalaking tao na very powerful, na may dalang partido, na may dalang grupo, kung hindi ang mga mamamayan. And in the end, dyan ang bagsak talaga nitong question na ito. Second to the last question yun, sir. Ang last question talaga from Tads Bintulan, columnist ng Business World. Yes. Question for Bong. Isn't it that the original Bongbong was killed in London and that he is now a body double? Oo nga matagal na yan. Tagal-tagal na ng kwento na yan. That is our urban favorite saan urban legend. Yan, hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Pero minsan bumalik ako galing sa eskwelahan at sinasabi, hindi ka na rin pala yung tunay. Sabi ko, bakit hindi na? Sabi, ang kwento daw dito sa Pilipinas, napaaway daw ako sa isang lugar na sa away na yun, sinaksak ako, namatay ako. Tapos, yung ama ko at saka ina ko, imbis na ilibing ako, naghanap sila ng kamukha ko. Tapos, yun ang binuhay nila. Tapos yun, sabi na hindi na ito yung totoo. Kaya hindi ko malaman kung saan nanggaling yun. Pero siguro naman, madaling i-prove dahil nung naging pangulo yung aking ama, I was 7 years old. Mula nung sa 20 taon na pagkapangulo niya, siguro madalas ako makita sa dyaryo, madalas ako makita sa television, madami akong picture. Siguro kung pag ikumpara naman ninyo, makikita ninyo pareho pa rin. May nagsasabi nga, may DNA na. Magpa-DNA ka na para maging maliwanag ang sitwasyon. Sabi ko, wag. Gusto ko yata yung urban legend. I like being an urban legend. So, pabayaan mo. At least may nakakatawang kwento tungkol sa buhay mo. Yung another urban legend na magkapatid kayo ni Sen. Oh, isa pa yun. Narinig ko lang yun nung last election, nung 2013, na lumalabas-labas yun. At saka tinawag mo para si Senator Grace na sis. Kasi first time ko siya nakilala ng mabuti nung first day nga na pumasok sa Senado. Sa session. So pinilapitan ko siya. O sabi ko, ano ito? Paano nangyari itong chismis na ito? Sabi niya, ewan ko ba? Pareho kaming medyo naiinis. Dahil hindi man, paano naman ganyan? Ako nagagalit ako, sinasabi ko, bakit yun naman? Ako lalaki ako, okay na sa akin yan. Pero si Grace, hindi maganda para sa babae na ganyan ng, wala, para tuloy-tuloy pa rin yung chismis na yan. So sabi namin, tawanan na lang natin. Kaya sabi ko, sige, tawag ko sa'yo, sis. Tawag ngayon niya sa aking kuya. Pero yung pinaka-nakakatawang reaction, yung sa mother ko. Oh. Sabi, tinanong ng isang reporter sa kanya, sabi, totoo ba na si Grace anak daw ni Marcos? Sabi niya, paano magiging anak ni Marcos? Ang puti-puti masyado. Maputi na yung mama, sir. sa lahat ng mga reaction, lahat kami nagpapaliwanag kasi ganito. Sabi ko, iba talaga yung mag-isipin yung aking mother. Yun ang kanyang reaction. Masyadong maputi para maging anak ni Marcos yan. Senator Bongbong Marcos, abangan namin, sir, ang maging decision mo within the month, most possibly.
mensahe mo, sir, para sa mga listeners natin sa Visayas at Mindanao? Well, nais ko lang, una-una, pasalamat ako sa Kilena na binigyan akong pagkakataon na makipag-usap sa inyo lahat. Magpapasalamat din ako sa inyo lahat, sa inyong mga expressions of support, sa inyong tiwala sa aking kakayahan, sa palapit nga dito sa ating halalan. So, ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagpayo sa akin at sa inyo ako nakikinig. Maraming salamat.